Magkatuwang na nagsagawa ng medical and dental mission ang Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS at ang South Palawan Sea District sa Sitio, Bangkudo, Barangay Iraray, Sopronio, Espanyola, Palawan. Doon ay mahigit 90 tao ang kanilang napaglingkuran at nabigyan ng mga libreng serbisyo. Ang balitang hatid ni Beatrice Carmaran. Dental, massage, counseling, check-up at iba pa. Iilan lamang iyan sa mga serbisyo at paglilingkod na ginawa ng Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS katuwang ang mga kapatiran at kabataan ng South Palawan Sea District dito sa Sitio Bangkudo, Barangay Iraray, Sofronio, Espanyola, Palawan. Umaga ng Webes, April 14, 2022, nagtungo ang medical team ng PAMAS at mga missionary volunteers sa Sitio Bangkudo. Bihira lamang makapagkonsulta sa dentista ang mga residente dahil na rin sa layo at kakulangang pinansyal. Kaya naman, ikinatuwa ng mga residente nang magkaroon ng dental medical mission sa kanilang lugar. Kami po ay natutuwa na nagkaroon ng medical mission dito sa aming sitio. Kasi marami pong nangangailangan talaga ng tulong sa tulad ngayon, pandemya. Hindi makalakad kung saan may dentista. Tulad ko, magpapabunot ng ngipin. Kaya marami pong salamat sa medical mission na... Mahigit 90 katao ang napaglingkurang medical at espiritual sa nasabing barangay. Hindi alintana sa mga volunteers ang pagod at init ng panahon dahil sa kanilang dedikasyon sa gawain. So, nakakapagod, nakaka-drain, as in, mauubos talaga yung lakas mo. Pero ang isang amazing na nagpapasaya sa akin, kung paano ko napuprove yung pangako ng Panginoon na isusustain niya yung strength ko basta willing magpagamit sa gawain ng Panginoon. So, ang pinakamasaya kong nararanasan ay yung parang malapit ang Panginoon kasi alam ko na imposible yung lakas na meron ako. Pero nagiging posible yun kasi dahil sa kanya, dahil sa pangako ng Panginoon na isusupply niya yung ating needs. Ito ay bahagi bilang paghahanda sa gaganaping on-site crusade sa kanilang komunidad. Bagaman kulang na ang kanilang mga ngipin, bakas pa rin sa kanilang labi ang ngiti at kasiyahan na kanilang nadarama. Mula dito sa Sofronio, Espanyola, Palawan, ako si Beatrice Carmaran, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News.